Alvin, ano ang naging tono at tema ng huling sona ng Pangulo? Kabayan, sa kanyang ika-anim at huling State of the Nation Address, nagbaliktanaw ang Pangulong Rodrigo Duterte sa mga batas na nagawa at naipatupad sa kanyang termino. Kabilang na dyan ang libreng edukasyon, universal healthcare program, kampanya laban sa illegal na droga at kampanya laban sa mga rebelding komunista. Aminado ang presidente na bagamat gusto pa niyang magserbisyo, ilimitado siya ng 6 na taon batay na rin sa saligang batas. Aminado rin siya na nabugbog siya ng kritisismo pero ginawa raw niya ang lahat para sa mas nakararami. Making a difference within the constitutional time frame is what I was up against. But no one gets by legally without warming to the needle's eye of the constitutional imperatives. That is why I cajoled, I shielded, I pushed, and I tangled with men of wealth and influence who were oblivious to the angst and pleas of the weak and impoverished. And for that, I was pilloried to no end, but I did not succumb to the attacks. And neither did I allow criticisms, however intense, dampen my determination. I stand here before you today bearing no conceit, but if there is one thing that I could be proud of, is that not once did I waver in doing the unpopular, even if it meant upholding the greatest good for the greatest number. Ang performance ng mga pulis at sundalo, partikular na ang kampanya ng mga otoridad laban sa rebelding komunista. Ipinagmalaki ng presidente ang naging papel ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC na nakabuwag na raw na mahigit 15 communist fronts at nakapagpasuko ng 17,000 na dating rebeldeng komunista. Umapila rin si Duterte sa Kongreso na gumawa ng batas para sa Unified System for Separation, Retirement and Pension ng mga uniformed personnel at maglaan ng sistema at pondo na puprotekta sa kanila kapag kinasuhan in the line of duty o habang ginagawa ang trabaho. Pinaiimbestigan ng presidente sa Kongreso ang isang opisyal na nag-angkat umano ng armas na napupunta sa mga komunista at kriminal. I'd like to ask Congress, especially Senator Bato, kindly dig on because we have identified the person who imported the AK-47 into this country on the pretext of using it in the security, providing security and guards in business establishments and for those who can afford their home. This policeman, I think, is still there. He was a colonel, and he is still walang nangyari. At maraming sundalong namatay dahil sa mga armas na pinasok nila dito sa Pilipinas. So that my orders to you, if you see them walking around, kindly shoot them dead. Sa kampanya naman laban sa illegal na droga ay kinuwento ni Pangulong Duterte na dahil sa masigasig na operasyon ng mga pulis, wala na umanong drug laboratory sa Pilipinas, kaya puro imported drugs ang nakakapasok. Inilita niya rin ulit ni Duterte ang masamang epekto ng droga sa pamilyang Pilipino, kaya ganun na lang daw siya kapursigidong sugpuin ito, kaya inaakusahan niya, kahit inaakusahan siya ng human rights violation dahil sa dami ng napapatay sa kampanya gaya ng Oplan Tokhang.
and the ICC can record it. Those who destroy my country, I will kill you. And those who destroy the young people of our country, I will kill you. Talagang nangyayari kita because I love my country. You can do it the legal way, but it would take you months and years. Sa first hour ng SONA, kabayan, nagpasalamat din ng Pangulo sa lahat ng frontliners na naging bayani ngayong may pandemya. Ngayon din sa lahat ng tumulong para maibsan ang krisis na dulot ng COVID-19. Allow me this opportunity to extend my personal and the nation's gratitude to all those who selflessly gave their all in the fight against COVID-19, our health workers and other frontliners who risk their own safety. To keep our essential health services and our food supply chain running, boosting the economy, activity, and ensure peace and order in our communities. And amidst the same deleterious effect of the pandemic to our respective industries, let me assure you that the government is committed to assess the private sector to regain the commercial vibrance of the country prior to the pandemic. Kabayan, ang unang estimate, 59 minutes hanggang 1 hour lang yung SONA, pero inabot ng halos 3 oras. At bagamat masigabong ang palakpakan sa maraming parte ng SONA, limitado lang ang pisikal na dumalo sa batasang pambansa dahil na rin sa COVID protocol. Kabayan, maraming salamat, Alvin L. Chico.